Gandang hapon po sa lahat. Ako po si Ninyo Lito Masigangko na matakong bilang kagawad sa barangay ng 775. At gusto kong manilbihan sa kanila na kung anong pangangailangan ng ibang barangay, lalo sa mga senior citizen, lalong-lalo na sa mga kabataan. Okay. Yun ang gusto kong matulungan. So, ano po ang priority nyo na programa para sa... Gusto ko makatulong sa mga senior citizen dahil yung senior citizen halos hindi nila na ano dito na papansin ng gusto. Okay. Gusto ko yung matulungan yung kabataan dito. Wala kami, lalo na wala kami sports dito. Wala kami basketball court. Ganun. Sa laki ng barangay namin, wala kami basketball court. Oh, ganun. Yun ang gusto kong matulungan dito ng kabataan. Tsaka yung mag-iwas sila sa droga. Dahil alam naman din nila na marami rin ang gumagalang sa akin dito kahit paano mga kabataan. Dalhin ko sila sa mga magandang ano. Agawad, incoming agawad, kung talagang mananalo kayo, ano po yung problema na pinakapangunan yung problema sa inyong barangay ng nais yung solusyonan at paano nyo ito masosolusyonan? Unang problema dito tungkol sa mga droga, gusto ko mapaayos yung ano nila, mga kabataan dito. Gusto ko maano sila sa mga sports, iiwas natin sila sa mga droga doon. Lalo-lalo na yun, at saka yung basura namin dito, marating na lang gilay yung buwan ng basura. Gusto ko mapaaga sila lahat. Kagawad, nakikita ko kasi yung daan dito sa Unix ay maraming nag-parking, pa-parking, ano yung iba dyan na ginagawa ng parang workshop sa daan. Ano bang programa mo dyan pa kung sakaling ikaw maupo na kagawad? Nandun naman tayo kasi sabi nila, ang kalsada namin dito masikip dahil maraming jump-shop nga, maraming nagkakalakal. Pwede naman natin mag-usapan niya sa sulupon na kaupo na tayo. Kailangan pag-iusapan natin ng maayos para walang gulo. Sunod naman yung mga yan. Basta maganda lang pag-iusapan nila. So, kagawad ninyo, no? Just in case na maluklok po kayo as kagawad, ang top priority mo is sa senior citizen. Senior citizen. Pangalawa, kamataan. So magkakaroon po kayo ng parapol para sa magiging committee just in case kayo po ang naatasan sa beatification. Oo. Tatanggapin mo po ba? Sige. At ano po ang gagawin mo? Kung ibigbigay sa akin gano'n, siyempre pag-aralan ko muna bago ko i-ano sa kanila. Para mas magandang, di ba? Mas maganda yung bungad mo sa kanila na pag-aralan mo bago mo ibubungad sa kanila. Kasi pito naman kayo eh. No? Pito naman kayong kagawad. Hindi pa naman kasi kasi kagawad. Pero kung may lukluk nila ako, magpag-aralan ko yan, 21 linggo lang, pwede ko lang mayano sa kanila. Kagawad ninyo, no? Ngayon pa lang binabati na kita ng kagawad. Kung ikaw ay maging kagawad at ikaw naman ay magiging kagawad dahil sa iyong kabutihan, ano po ang solusyon mo sa ating peace and order dito sa ating barangay? Yun ang iniisip ko minsan, sabi ko sa kanila. Kasi di ba, dumadami na yung mga kabataan dito na nalulong sa mga masasamang isyu. Ang gusto ko mangyari, ilayo ko lang sila ng ilayo para kayo. Yun ang gusto ko mangyari sa nila. Ilayo. At marami pang magagawa sa kanila. Ilayo ayaw sa... ko lang kasi wala magsalita, pero ang dami kong balang sa kanilang gagawin. Kasi hindi pa tayo nakaupo eh. Okay, so ano pong nag-udyok sa inyo para kumandidato bilang kagawad? First time niyo po ba ito? First time po. Anong nag-udyok at sino ang nag-udyok? Okay, kasi sabi ng ito, sabi ng gyanan ko, parehas man din yun. Madaming kumakatok din sa bahay namin na humingi ng tulong. Na action lang ko naman. Mm-hmm. Kaya sabi niya kaya, tumakbo ka na lang kaya. Mm-hmm. Ganun din naman yun, yung daming humingi ng tulong sa'yo. Kasi kaya nga nakalagay sa tarpo na ito. Pabilis na action. Kasi sabi ko, gusto ko action, ayaw ko lang dakdak ng dakdak. Gusto, ayaw ko mangako, gusto ko action. Action na agad. Apo. Bago salita. Apo. Gawa muna bago salita. Apo. Gagawin ko na lang sa kanila. Kahit tulog ako, gisingin niyo ako. Nandiyan ka para sa kanila. Gigising ako para tatayo ako para sa inyo. Okay. So, service sa inyo po sa inyong mga kabarangay. Para sa eleksyon na darating. Kung minsahe ko sa aking mga kabarangay, kung
pala rin man sana ako kung may luklok nila ako sa barangay na to. Ang dami kong matutulungan sa nila. Kasi sa ngayon ayaw ko muna mangako dahil hindi ko pa sabi na ikaw na ang makapagsalita pa ako sa oh. Hindi muna sa ngayon. Pero pag naluklok ako, magusto nila yung ano ko, marami akong may tutulungan sa nila. Ayan, ayun na ako masasabi. So muli, maraming salamat. Good luck po. Okay, so anong number ka? At bakit? Gusto ko mag-number one or mag-number two, pero ang karamihan kasi dito nila, ang sabi nila sa akin, na pag gusto nila, pag ako magiging kagawad, ahawakan ko ang piscine order. Doon ka talaga. Kaya alam nila, maraming kabataan na sumusunod sa akin. Ayan, very good. Okay. Ano feeling mo dito? Mananalo ka ba? O ano? Magiging kagawad ka ba talaga? Anong mo? Hindi, kasi ganito yan. Parang nasa 90% pa rin. Kasi alam bakit? Pag umiikot ako sa loob-looban, ano nangyayak ako ng matawag? Gusto, ibig sabihin, gusto nila yung nangyayari na ako ang hawak ako. Talaga? Ipapakita ko sa kanila kung ano yung may salita ka, may isang salita, may ginagawa ka. Sinabi ko na sa kanila, dalawang taon lang to. Kung pambigyan nyo ako ng makapasok ako ng pagkakagawad, sabi ko sa kanila, pag wala akong ginawa sa dalawang taon na to, wala akong mga nagawa ng kabutihan o ano, tasunod ako na mismong sasabi sa sarili ko na hindi ako tatakbo. So, yes. Bakit? Hindi ka ba satisfied sa mga ano? Marami. Marami pang gustong ibagbaguhin. Marami. Kaya pala tumakbo. Ayaw ko lang magsalita ngayon. Sabihin lang natin, andito na yung idol ng San Andres. Ako yung tagasubukan nila, ako yung tagapagtanggol nila. Niño, musicante para Tagalog, campeón.